Health Department, mga kababayan, umabot na sa 3,729 ang cholera cases sa Pilipinas mula buwan ng Enero ngayong taon. Ito ay 282% na mas mataas kumpara sa nakarang taon. Iyan po ang ating tatalakayin kasama si Dr. Mary Ann Bunyi, isang infectious diseases expert. Magandang umaga po, Doktor. Welcome sa public briefing. Ma'am? Oh. Magandang umaga po, Sir Andrew. Yeah, loud and clear. Naririnig niyo po? Kami po, naririnig niyo? Dok? Opo. Okay, maliwanag po. Maliwanag din po dito. Okay, Doktor. Mas maigit pa sa doble tinaas ng cholera cases sa ating bansa, kukumpara natin yan sa parehong period ng nakarang taon. Ano po nakikita ninyong dahilan? Bakit tumaas ngayong taon ang cholera cases sa Pilipinas? Ganito po yan, Sir Anjo. Okay. Ang cholera kasi, nagiging laganap yan sa mga komunidad na matao, tabi-tabi ang bahay, nakakainom ang mga tao ng kontaminadong tubig na ang laman Vibrio cholera. Ang palikuran nila or ang kanilang toilet ay hindi maayos ang pagkagawa. At ang mga komunidad na to ay walang maayos na struktura para magkaroon ng malinis at ligtas na tubig na kanilang pwedeng idumen. Ngayon sa taong ito, ang dami nating bagyo na nagdaan. Ang dami ring pag-ulan na malalakas na kailangan yung ibang komunidad lumipat o lumikas sa ibang lugar na hindi natin alam kung maayos ang struktura sa tubig or sa kanilang tubig na naiinom. Kaya yun ang pwedeng dahilan kung bakit tumaas ang cholera cases natin. Bakit kaya na most of the cholera cases na naiuulat ay nagmula sa Eastern Visayas, sa Davao Region at Caraga, Doktor? Hindi ko po masyadong kabisado ang landscape po ng Eastern Visayas, Davao at Caraga. Pero alam kong maraming komunidad na gumagamit pa rin ng balon bilang source ng tubig na pang-inom nila, poso bilang source na pang-inom ng tubig nila, at kahit ilog ginagamit nilang source ng pag-inom ng tubig nila. Ngayon kung hindi maayos ang palikuran or yung kanilang toilet o latrine, maaring panggalingan ito ng cholera cases doon, kung ikukumpara sa iba. Opo. Para po sa mga kababayan natin hindi pa gaanong alam kung ano ang itong cholera, maaari nyo bang ipaliwanag sa amin, Doktora, sa ating mga manunod, lalong-lalo na, kung ano ba itong cholera, anong dahilan nito at ang sintomas? Okay, ang cholera po ay isang infeksyon na ang nagdudulot ay bacteria na ang tinatawag natin Vibrio cholerae. Isa itong sakit na ang mga pasyente nagtatae ng matubig. Kasama nito ang pagsusuka, pananakit ng tiyan, 5 oras hanggang 5 araw pagkatapos nilang makainom ng maruming tubig o makakain ng kontaminadong pagkain. Karamihan ng mga pasyente na nagkakaroon ng cholera ay naglalabas din ng mikrobyo ng cholera kapag sila ay dumudumi. So, mabilis kumalat ito kapag halimbawang hindi kaagad ma-detect ng mga doktor na ito ay cholera. At pwedeng mangyari ay magkaroon sila ng malubhang dehydration na pwedeng ikamatay ng pasyente. Ano dapat natin gawin? Opo, para maiwasan ng cholera. Unang-una po, paghuhugas lang ng kamay. Importante. Sabon at tubig, maghugas ng kamay. Pangalawa, yung mga water sources na hindi nanggagaling sa public water system natin, pakuluan po natin yung tubig na gagamitin nating panluto, pang-inom.
sana maayos din ang palikuran natin or gumamit tayo ng mga latrine para kapag dudumi ang mga tao sa kabahayan, ito ay na-i-dispose ng maayos para hindi kumalat sa komunidad. Kung hindi po maagapan o magagamot agad ang kolera, ano po mga risk factors o komplikasyong maaaring mangyari sa pasyente? Kung hindi po maagap, ang kolera po ay madaling gamutin. Karamihan po ng pasyente na may kolera, banayad lang po ang pagtatae. Pero malaking bagay na makakainom sila ng orisol, ito yung tinatawag nating oral rehydrating solution, para pampalit sa nawawalang tubig galing sa katawan itong orisol na ito. Malaking bagay din na bigyan sila ng zinc, painumin ng zinc, lalong-lalo na sa mga bata, at painumin ng tamang antibiotic laban sa cholera. Meron po kasing gamot doon. So, para ma-shorten, kaya mapaikli ang duration ng pagtatae ng pasyente, orisol, zinc, at antibiotic po ang kailangan. Sa pagtaas po ng kaso ng cholera naman sa Pilipinas, Doktora, dapat na ba tayong mabahala? Sa ngayon po, ang palagay ko, kailangan po natin paigtingin ang monitoring and surveillance ng mga kasong pagtatae. Dahil po dito, nalalaman natin, nade-detect natin kung alin po dito ang cholera at ano pa pong mga mikrobyo ang pwedeng panggalingan ng pagtatae. Pag nagkaganon po, pag na-identify po natin kaagad, nagagamot po natin agad para hindi po kumalat or makontrol natin ng maayos yaang pag mga cases ng diarrhea para hindi na po kumalat sa komunidad. Ano ang maimumungkahi ninyo sa ating gobyerno para mapababa ang mga kaso at maagapan pa ang pagkalat po ng kolera, Doktora? Sana po makapagbigay po sila ng magandang struktura ng public water system. Pangalawa po, sana po lahat ng water facilities ay chlorinated. Pangatlo po, sana makapag-provide ang pamahalaan ng maayos kina struktura para sa mga palikuran para huma-improve natin ang sanitation. At pang-apat po, sana ma-engage po ang komunidad para po yung mga mismong mamamayan sa isang komunidad, sila po ang mag-iinganyo o mag-i-encourage din po sa kanilang mga kasamahan para maging malinis sa kapaligiran para iwas po tayo ng mga ganyang klaseng sakit. Yung tubig po natin nakukuha sa ating gripo, opo, tap water sa Pilipinas, lalo sa Metro Manila, safe po bang inumin diretso yan? Doktora? Kung chlorinated po yan, opo. Sir Anjo. Opo. Opo. Pero kung gusto po nating manigurado, pwede po nating pakuluan ang tubig. Kasi sa pagpapakulo ng tubig, marami pong namamatay na bakterya na pwedeng mag-cause po ng diarrhea. How about yung mga water refilling stations? Opo, marami ding ganyang negosyo ngayon na tumatangkilip. Tumatangkilip natin mga kababayan. Yan ba'y safe din, ma'am? Sa experience ko po sa mga pasyente ko, opo, pinapakuluan ko pa rin po. Okay. Ine-encourage ko pa rin po yung mga magulang ng aking mga pasyente na pakuluan. Okay. Maliban po sa cholera, tumaas rin ng 109% ang kaso ng typhoid fever mula Enero hanggang Agosto, ngayong kumpara last year. Ma'am, may connection ba ang dahilan ng pagtaas ng kaso ng typhoid fever sa bansa sa pagtaas rin ng kaso ng cholera? Ang nakikita ko lang pong connection, Sir Anjo, is that ang cholera at ang typhoid fever, ang pinanggagalingan po nito ay pag-inom ng maruming tubig at pagkain ng kontaminadong pagkain. So, kung tataas ang cholera, maari rin pong tumaas ang kaso ng typhoid fever. Kasi pareho lang sila
ng mode of transmission, pag-inom ng maduming tubig at pagkain ng maduming pagkain. Ano pa ang iba pang mga waterborne diseases, doktora, na dapat maging aware at mag-ingat tayo upang labanan ang mga sakit na ito? At so bukod po sa cholera, sa typhoid fever, kailangan din tayo mag-ingat sa leptospirosis. Kasi po ang leptospirosis is a waterborne disease also na pwedeng, okay, ang panggagalingan ay maglakad-lakad ka sa mga baha na may sugat ka at madumi ang tubig na nilakaran mo. Ang amoebiasis, pwede rin pong maging sakit na ang presentasyon ay katulad rin ng cholera, pwedeng magtae. Ang hepatitis A ay isang sakit na pwede rin makuha dahil nakakain ka ng kontaminadong pagkain or nakainom ka ng tubig na kontaminado ng hepatitis A. At saka iba pa pong mga mikrobyo o bakterya katulad ng E. coli ay pwede rin pong makuha kay galing sa kontaminadong pag-inom ng kontaminadong tubig. Opo. Ano po may papayo ninyo sa ating mga kababayan na mahilig pong kumain ng halo-halo? O, yan. Sa malamig. Oo. Nabibili yan. May mga yelo. Yung mga container, mga fruit juices. Sige po. Siguro naman po, meron naman pong pag-i-inspeksyon ang ating mga ahensya na ang kanilang mandato ay mag-inspect kung malinis. Yung mga food sanitation and inspection agencies na para subaybayan o inspect ang mga sinisilbing pagkain o inumin na ibinibigay or itinitinda sa mga customers. Yun lang po. Kasi ang hirap pong i-control sa ngayon. Pero po sana yan. Po may regular inspection yung mga ahensya na responsible para sa food sanitation ng mga ganyang klaseng items na ipinapakain or pinapainom sa mga customers. Okay. Sige po. Mensahe na lang, ma'am, sa ating pong mga kababayan. Paalala. Malaking bagay po na malinis at ligtas ang iinumin nating tubig. Malaki pa ang kailangan nating trabahuin sa pagdating sa pagbibigay ng maganda at maayos kay na pangangalaga para kakaunti lang ang magkakaroon ng mga sakit na diarrhea. Maganda sana kung lahat ng water systems natin ay chlorinated. Pero hindi ganon sa ngayon. So isa sa pinakamabisang hakbang na pwedeng epektibo at mabawasan ang pagtatae ay pakuluan ang tubig. Kapag nagtae na, kapag let's say may mga kaso na ng pagtatae, uminom na kaagad ng Orisol. Isa itong mabisang panangga para hindi lumala, okay, ang sakit at matuloy sa isang seryosong dehydration. At huwag nating kakalimutan ang basic hygiene na maghugas ng kamay, gamitin ang sabon at tubig ay isa rin sa isang magandang measure para maiwasan yung mga ganitong sakit. At lastly, panatiliin nating malinis ang ating katawan at ang ating kapaligiran because kung gagawin natin ito, iwas sakit tayong lahat. Yun lang po, Sir Anjo. Opo, Doktora, maraming salamat sa inyo pong oras at pagsama sa aming ngayong umaga. Dr. Mary Ann Bunyi, isang infectious diseases expert. Ingat po, Doc. Thank you. Salamat.